Boker Tov. Good morning in Hebrew. Boker Tov. Magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo ay magpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito na binigyan tayo ng pagkakataon na makarinig ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng Biblia at ganoon din sa ating pagtalakay ng iba't ibang mga verses sa ating mga Bible. Boker Tov, magandang umaga muli sa bawat isa. Nandito na naman tayo, mag-aral tayo ng salita ng Diyos at ang ating pong title sa message sa umagang ito is The 3 R's of the Second Coming of Jesus Christ, Reminder, Reason, and Reevaluation. The 3 R's of the Second Coming of Jesus Christ, Reminder, the reason of why is not coming yet, and the reevaluation of our worldviews. Yun po ang ating pag-usapan ngayon at ang ating pong babasahin na verses sa ating springboard sa kanyang sa pagtalakay ng kanyang mga salita ay matatagpuan sa 2 Peter chapter 3. Babasahin natin ang buong chapter 3 ng 2 Peter. Yun po ang ating gagamitin. Hindi muna tayo gagamit ng mga revelations and others. Dito muna tayo magko-concentrate sa sulat ni Peter sa mga Kristiyano ito na na-disperse, no? Or dito naman sa second ay to those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of God and Savior Jesus Christ. Dito niya ito isinulat. So, hintayin po natin pumasok yung iba or kung hindi mo sila makapasok ay sila din po ay makakarinig ng mga salita sa kanilang pagre-review or pagbasa din nito, pakikinig nito sa mga susunod na mga oras. Okay, ulit magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na binigyan tayo ng pagkakataon na makarinig ng kanyang salita. At ang pag-usapan po natin ay about the second coming of Jesus Christ. We'll not use sa mga revelations. Although magagamit din natin mamaya yan, pero ang ating pinaka-springboard na ating gagamitin ngayon ay ang sulat ni Pedro, pangalawang sulat ni Pedro, chapter 3, verses 1 to 18. Yun po ang ating babasahin. The 3 R's of the second coming of Jesus Christ. Number 1, reminder. Nire-remind tayo. The reasons kung bakit hindi pa siya dumadating. Ang pangatlo po ay re-evaluation sa ating sarili. Using naman ang mga information na ibinigay sa atin. At the same time, using the scriptures. So, yun po ang ating pag-usapan ngayon sa umagang ito. So, habang tayo nag-antay, buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Kung mayroon kayong mga Biblia dyan, sa 2 Peter chapter 3, ang ating pong babasahin dito ay yung chapter 3 ng buong. Ito ay New King James Version ang aking ginagamit. Okay? Sige po. Magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo ay muli nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay binigyan ng pagkakataon na makabasa ng kanyang salita o makarinig ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng diretsong pagbabasa ng Biblia. At the same time sa mga pagtatalakay ng mga verses upang matalakay natin ang isang topic na at the second coming of Jesus Christ. Ang pangalawang pagbalik o pagpunta ni Jesus Christ dito sa mundong ito, ang ating pong title ay The 3 R's of the Second Coming of Jesus Christ, Reminder, Reason, and Reevaluation. Bakit po natin sinabing ginamit natin itong 3 R's para madali nating maintindihan na there is a reminder for us na talagang babalik si Jesus Christ. Number 2, the reason why Jesus Christ is not yet coming, bakit sa tingin ng iba ay parang hindi na babalik, pero sa atin po ay meron reason kung bakit pa siya hindi po mabalik. At ang pangatlo po ay i-re-evaluate natin ang ating sarili, ang ating mga worldviews using some information na ibinigay ni Peter. The same time, other scriptures na binigay dito sa ating Biblia. So, yun po ang ating pag-usapan ngayon.
Babasahin ko po ang 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3 verse 1. Beloved, I now write to you this second epistle, in both of which I stir up your pure minds by way of reminder, that you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets and of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior, knowing this first, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lust, and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. For this they willfully forget, but by the word of God, the heavens were of old, and the earth standing out of water and in the water, by which the word that then existed perished, being flooded with water. But the heavens and the earth, which are now preserved by the same word, are reserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord, one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning his promise, as some counting slackness, but is long-suffering towards us, not that willing that any should perish, but all should come to repentance. Verse 10, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of person ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being in fire, and the elements will melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and new earth in which righteousness dwells. Verse 14, therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent to be found by him in peace, without spot and blameless, and consider that the long-suffering of our Lord is salvation. As also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, was written to you, as also in all his epistles, speaking in them of these things in which are some things hard to understand, which untaught and unstable people twist to their own destruction, as they do also the rest of the scriptures. You therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and forever. Amen. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo muli manalangin. Panginoong naming Diyos na nasa langit na aming Ama, muli kaming nagpapasalamat, Lord, na may nakakarinig na iyong mga salita sa pamamagitan ng aming pagbabasa ng Biblia. Alam po namin, Lord, na hindi aksidente ang aming pagbabasa nito, Lord. At alam din po namin, Lord, na ang iyong mga salita ay parang tubig na bababa sa langit at nagdidilig sa mga halaman. Ito po ay sisibol, magbibigay ng bunga. Ganon din po, Lord, ang iyong mga salita ay napahayag na napahayag, ay hindi babalik sa iyo na walang nagagawa kung anong purpose na ibinigay mo nito, Lord, sa mga nakakarinig nito, Lord. Lord, alam po namin, Lord, na ito din po, Lord, ay magsisibol ng kanilang pananampalataya, lumalago, nagbibigay ng pagdidilig upang lumago, at higit sa lahat magkakaroon ng harvest, hindi lamang 30%, 60%, ngunit 100%, Lord, according to your parable na sinabi mo, Lord, na ito ay katulad ng seed na binabahagi sa mga tao. Lord, alam po namin, Lord, na ang banal na Espiritu ay makapangyarihan sa lahat. Siya ay nagbabago ng aming puso at isipan upang maintindihan namin na kami ay nagkasala at kailangan naming makalapit sa iyo, at yun lamang ay sa pamagitan ni Hesus Kristo. Salamat muli, Lord, sa pribilehiyo na binigay mo sa akin upang maibahagi po, Lord, na yung masalita, at sa amin din po makikinig.
ay buksan mo po, Lord, ang aming puso at isipan na maintindihan namin, Lord, ang iyong mensahe sa umagang ito. Salamat muli at dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli ako nang bumabati ng magandang umaga sa bawat isa, lalo na sa mga taga-partners ko sa tennis court. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay about the second coming. Ginagamit ko lang yung 3R para meron tayong outline sa ating mga puso at isipan at maintindihan natin na ang second coming na sinulat ni Peter dito sa kanyang pangalawang sulat ay nagre-remind sa atin. Tinatalakay niya na I remind you. Pangalawa, the R ay ano ba yung reason kung bakit hindi pa bumabalik si Jesus Christ? At ang pangatlong R po ay kailangan natin i-re-evaluate, i-reconsider natin ang ating sarili, titingnan natin ang ating mga worldviews at tayo mag-align sa worldview ng Bible sa pamagitan ng mga information na binibigay at sa mga information, mga scriptures na ating nababasa. Kung kayo ay may pagkakataon din bumasa na yung mga Bible, ay basahin nyo rin kasi hindi naman ito ay exclusive sa mga tao, kundi ito ay available sa lahat. At higit sa lahat, pinapanalangin natin sa banal na Espiritu na sa ating pag-re-evaluate ay mapapunta talaga tayo sa tamang worldview na si Jesus Christ lamang ang ating tagapagligtas. Tayo makasalanan, di natin kayang iligtas ang ating sarili, kaya tayo naniniwala na si Jesus Christ ipinadala dito siyang ating kaligtasan. He is our salvation. At tayo po ay maniniwala na talagang siya lamang ating kaligtasan. So, sa unang-una po ay talakayin po natin yung reminder, no? The second coming, ano ba yung reminder ni Paul? Ani Peter? Si Peter po ay isang apostol ni Jesus Christ, a bondservant of Jesus Christ. He's one of the apostles, the 12. At katulad ni Pablo, si Pablo po ay late na apostle kasi si Pablo po ay hindi kasama sa 12 apostles talaga na kasama ni Jesus Christ habang siya ay naglalakad sa Palestine o sa Israel sa kapanahunan 2,000 years ago. Ngunit si Pablo ay isang apostol na na-encounter ni Jesus Christ doon sa road ng Damascus. Si Peter po ay isang Galilean, isang fisherman po siya. At dito sa Bible ay nakasali ang kanyang dalawang sulat. Meron siyang 1 Peter, the epistle of Paul, 1 Peter, the first epistle of Paul, and the second epistle of Paul. Dito ay ang first epistle ay sinulat niya sa mga tao na diaspora, mga Kristiyano na nagkalat sa buong mundo kasi na inuusig ang mga Kristiyano sa kapanahonan nila kaya nagkalat sa ibang mundo. Ang ibig sabihin ng mga mundo nila doon, yung known mundo nila doon, like the Roman Empire kasi yun pa naman ang nakasulat sa history na known world, no? Yun ang unang sulat ni Pablo. Ngunit sa pangalawang, Pedro. Ngunit sa pangalawang sulat ni Pedro, ang sabi niya dito, Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, saan niya in-address itong sulat na to? To those who have obtained like precious faith, which as by the righteousness of God and Savior Jesus Christ. Sa mga naka-obtain daw ng precious faith, kasama nila by the righteousness of God and Savior Jesus Christ. Sabi na, sinabi ni Peter dito na si Jesus Christ ay ang kanyang God and Savior, Jesus Christ. Ngayon, ano ba yung mga reminder? No? Sabi niya nito, isinulat ko ito kasi ang pinaka-main topic ni Peter dito sa kanyang sulat, second epistle of Peter, ay about false prophets. False prophets. Na sa mga false prophets or false teachers or false na nagtuturo, mga bulaang propeta na nagtuturo ng iba't ibang katuruan. No? Kaya nga sinasabi natin, ano ba yung worldview natin? Ano ba yung pananaw natin? Mayroong iba't iba ang mga worldviews na ang ating pong worldviews ay we believe in annihilation na kung ikaw po ay mamamatay, wala na mangyari. Ang worldview mo ba ay about successive life in the Buddhism na magkaroon ka ng iba't ibang life and makarating ka doon sa isang pinaka-final mo na isang lugar sa parang ganon. Ang worldview mo ba ay maliligtas ka ba sa pamagitan ng iyong paggawa ng mabuti? Katulad ng mga Hudyo ngayon na they believe that they will be saved by following the Torah or the laws given by Moses.
ang worldview mo ba ay kahanay dito sa ating sinasabi na ang ating salvation ay sa pamagitan lamang ni Jesus Christ. Our salvation is by grace through faith in the Lord Jesus Christ, not by works but on the Lord Jesus Christ. So dito po ay pinapakita po ni Pablo, ni Pedro dito na dadating talaga ang Panginoong Jesus. Alam po natin na ang ating Messiah, si Jesus Christ, ay dumating na siya dito bilang servant, no? At ang kanyang purpose ng kanyang pagdating ng first coming is to save us, kasi nga piniperform niya ang dapat gawin, kasi ang sabi ng Bible, hindi natin kayang i-perform ang mga batas, hindi natin kayang sundin, at talagang tayo ang nature natin ay makasalan. Kailangan maglagay ng isang tagapagligtas na mag-atone sa atin. Siya nga ay nagiging substitutionary atonement natin. Siya yung parang lamb na ibinigay, siya din yung priest. At the same time, siya din yung nag-address sa atin paano natin makikilala ang Panginoon. Ngunit, malinaw na sa second coming ni Jesus Christ, hindi na siya magliligtas. Ang kanyang gagawin doon, he will be a judge and a ruler, a king. A king. At hindi nga natin maintindihan yung ano ba yung king. Kasi wala tayong konsepto ng isang hari na sovereign or talaga siya nasusunod. But ang promise ng God, today, on my first, sabi ng Jesus Christ sa kanyang coming, first coming na, kung ngayon ay ang inyong kaligtasan, all you have to do is believe in me. But there will be I will come. Sabi nga niya, believe in the Lord, believe on God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. I will go to that mansion and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, you may be also. And where I go, you know. Sabi ni Thomas, Lord, we do not know where you're going. How can we know the way? Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So si Jesus Christ ay umalis siya. He will prepare a place for us. And when He will come, He will bring us to His glory, to His Father's house. Which is our Father's house also, no? Kung tayo naniniwala kay Jesus Christ. Siya lamang ano. Ngayon, bakit ko pasok talaga yung first coming? Kasi that is the important one, no? Important one na meron talagang Messiah na suffering Messiah. At the same time, in the second coming, siyang kingly Messiah, no? Kingly Messiah. Yun na yung siya na yung magja-judge. Kaya nga, si Peter dito ay nire-remind niya yung mga tao. Ganun din. Sabi na, I now write to you the second epistle, in both of which I stir up your pure minds by the way of reminder, that you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets. Sabi niya, hindi lamang ako sinasabi ito ng mga holy prophets, no? And the commandments of us, the apostle of the Lord Jesus Christ. Knowing first that, sabi niya, ito yung palatandaan na manapit ng na dadating si Jesus Christ. Knowing first, sabi niya, ito yung mga signs yan or mangyayari, that scoopers will come in the last days walking according to their own lust. At scoopers, ito yung nangungutya. Anong kinukutya nila sa mga mananampalataya katulad natin? Marami pong mangungutya ngayon na hindi pa nakakilala kay Jesus Christ. Sabihin na, di ba nag-promise si Jesus Christ na babalik siya? Sabihin nila, where is the promise of His coming? Excuse me. Sabi na, where is the promise of His coming? Sabi na, namatay na yung mga ninuno natin. Ganun pa rin, di pa rin siya dumating. So, very rational or very logical na namatay na yung mga ninuno natin. Hindi pa dumadating si Jesus Christ. Sana yung pagbabalik niya. Tapos, nire-remind dito ni Peter na binahagin niya ang parang Old Testament na binanggit niya yung creation, tapos yung flooding, tapos sabi niya dito, hindi ba nila nalalaman na that the word of God, yung salita ng God, which is Jesus Christ yan, kasi sabi nga ni Jesus Christ sa
John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and nothing was made that was made. No? And without Him, nothing was made that was made. So, hindi nila ba alam na ginawa ang earth, no? Doon sa Word of God, no? Kasi ginawa nga, the heavens were old, no? Tapos, hindi ba nila alam na dati ay magkasama yung tubig lamang, ngunit sa pamagitan ng salita ng Diyos ay dinibide niya yung water, nagkaroon tayo ng land. So, parang binalikan niya ang Genesis, which is not a myth, but a true account, no? Na talagang nangyari yung second, creation na yan, no? Sabi na, but that by the word of God, the heavens were of old, no? And the earth standing out of water and in the water, by which the word that then existed perished being flooded with water. So parang ganun din, binanggit din niya yung kay Noah na hindi ba nila alam na nang una ay nagunaw din ang mundo sa pamagitan ng water. No? So una, walang ano, create ni God yung heavens and earth, no? Tapos magkasama pa yung tubig, hiniwalay niya. Nagkaroon ng parang land. Pero hindi nila ba alam na talagang binalik din at nagunaw nga at nalunod nga yung buong mundo. Sinabi niya dito yung kay Noah. Pero sinabi niya dito, but the heavens and the earth, which is now preserved by the same word, ngayon pinipreserve daw yung heavens and earth, yung existing heavens and earth, pinipreserve, a reserve for fire, no, until the day of judgment and perdition of ungodly man. So, in the last time, okay, in the last days, talagang magugunaw ang mundo, reserved for fire. Kasi may pangako ang God na hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamagitan ng flood, kaya may rainbow. Yun ang kanilang covenant sign ni Noah at saka ni God na hindi ko na gugunawin ang mundo sa pamagitan ng water, kaya bibigay ko itong rainbow. Pag nakita mo yung rainbow, huwag kang mag-alala, hindi ko gugunawin o hindi ko i-flood ulit ang buong mundo. Pero, ang ano doon, mas mahirap, fire, no? Until the day of judgment. Until the day of judgment, kaya ang sinakami ko, mayroong judgment day. At ang ano dito, perdition. Ano ba yung perdition of ungodly men? Perdition is a theoretical term na talagang yung mga unfaithful or hindi naniniwala kay Jesus Christ, naniwala kay God, ay talagang mapapahamak sila sa hell. Yun ang perdition, damnation in the hell, perdition of the God, ungodly men. No? Ungodly men. Kasi ang ano talaga doon, ungodly. No? Yung parang hindi naniniwala kay God. Ngayon, sabi niya, okay, that is the reminder for all of you. Now, let's go to the reason bakit naman hindi pa bumabati dumadating si Jesus Christ. Kasi marami nangangansaw. Ba't di pa dumadating? Hindi naman siguro totoo yun. Pero ito yung reason. Babasahin ko lang, tapos i-explain ko. But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord, one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Sabi ni Peter dito na, your time frame is not the time frame of God, and your time definition is not the definition of God. Mababaw lang kayo, mababaw lang tayong mga tao, hindi natin maabot ang pag-iisip ni God. Kaya nga, sabi nga doon sa Isaiah 55 na, my ways are not your ways, and my yung mga paraan ko ay hindi niyo paraan. So hindi natin maka-question ang God na parang bakit di pa dumadaan, kasi iba yung kanyang time frame, siya makakalam nun. Pero ang pinaka basic reason talaga kung bakit hindi pa dumadating si Jesus Christ, kasi kawawa tayo, or ang mga tao na hindi pa nanampalataya kay Jesus Christ, napakarami pang tao na hindi nanampalataya kay Jesus Christ as their Lord and Savior, at hindi nila iniisip nila na sila'y maliligtas sa sarili nilang kakayahan, at hindi sila naniniwala na talagang si Jesus Christ ay ang kaligtasan. Kawawa yun, kasi they will go into perdition, no? Kasi although sabi na they're seeking God, but they're not seeking the God in the Bible, they're seeking the God
that will give them the benefits. Yung mga puppet, mga ano lang, God lang na parang yun na ang gusto kong God. But yung pag sinabi ng God na ako ang master mo, ayaw na nila yung God. No? So sabi niya dito, but is long suffering toward us, not willing that any should perish, but that all come up to repentance. Kaya meron, babalik ko yung akin na panood na isang talk show, yung anchor door o yung mga commentators doon, meron siyang mga commentators o mga panelists, isang meron isang Kristiyano doon. Tinanong nung parang pinaka-host na, di ba ang God ay loving, no? At tolerant? Tolerance siya sa mga kasalanan kasi ang topic nila doon is about same-sex marriage, abortion, etc. Sabi niya, di ba ang God natin, ang God niyo ay loving? At ang God niyo ay tolerant sa mga ano? Sabi ng Kristiyano doon na isang panelist, sabi niya, he is long-suffering. Iba yung tolerant, iba yung long-suffering. He's not tolerant to our sin. The God is angry to the sinners every day. Ganit siya doon sa mga nagkakasala talaga. But he is long-suffering. Long-suffering. Parang nagpipigil lang siya na parang talagang dapat magsisi kayo sa kasalanan. Kaya hindi ako babalik pa. Kasi sabi nga niya dito, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. No? Ang willing dito ay hindi yung parang pinaka providential will talaga. This is parang desire, no? Na talagang sana magbago kayo, no? Magbago kayo. Kaya nga hindi binibigyan ko pa kayo ng pagkakataon ng magbago. 'Yon. Tapos sabi niya dito. So, meron na tayong reminder. Meron na tayong reason kung bakit hindi pa dumadating si Jesus Christ. Now let's go to the reconsideration and re-evaluation of ourselves. If we reconsider ourselves, kailangan na, if we reconsider our different worldviews, kasi, alam po natin, ang ating worldview ay naapektuhan po yan sa ating knowledge, naapektuhan yan sa ating kultura, naapektuhan yan sa ating kaalaman kay Jesus Christ, and the God. Kaya nga, mabait ang Panginoon na binibigyan niya tayo ng pagkataon na makarinig ng kanyang mga salita upang mabago yung ating mga worldviews at talagang lumapit tayo doon kay Jesus Christ. Mabago ang ating mga board. Ang una niyang binigay ay information. Sabi niya, anong mangyayari sa last days? Sabi niya, but the day of the Lord will come as a thief in the night. The day of the Lord, that is the end of times na. Huh? The day of the Lord. Which the heaven will pass away with a great noise and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that all in it will be burned up. So, sabi ko nga kanina, hindi nagugunawin sa pamagitan ng tubig, ngunit gugunawin ito sa apoy. At lahat ng mga bagay dito ay matutunaw, magugunaw at matutunaw, mawawala. No? Mawawala. Sabi ni, therefore, since all these things will be dissolved, what manner of person ought you to be holy conduct and to be holy in holy conduct and godliness? On the first information that I have given you, sabi ni Peter, ano ngayon ang inyong reaction dito? Na eventually yung mga pinaghihirapan mo, pinaghihirapan ang natin ayusin sa buong mundo ito, magugunaw lahat yan. Anong reaction mo? Sabi, what manner of person you ought to be in holy conduct and godliness? Looking for and hastening the coming of the day of God. Sabi na, ito yung first information ko sa inyo. Yung dito sa mundong ito ay gugunawin ko talaga dito. Sabi nga dito, because of which the heavens will be dissolved, being in fire, and the elements will melt with fervent heat. Nevertheless, we according to His promise took for new heavens and new earth in which the righteousness dwells. Alam po natin ang plano ng God sa kanyang ano talaga ay, di ba, nandun si Adam, wala siyang kasalanan. Si Adam at siya si Eve. Nung nagkasala si Adam at si Eve, napunta tayo sa isang nature na makasalanan. Yun ang nangyari sa atin ngayon. Ang gusto ng God, babalik tayo doon sa nature ng God. No? Mahabang kwento yan, pero yun ang kanyang gusto, na babalik tayo doon sa parang nature ni Adam. Kaya nga, long-suffering siya na talagang maintindihan natin ito, na tayo makasalanan. Habang lumalakad tayo dito sa mundong ito, tayo makasalanan,
Our very nature is sinner, kaya tayo nagkakasala. At eventually, we will be punished to eternal damnation in the hell of fire. At eventually, and also during the process here, tayo ay nagkakasakit, tayo ay nagkakasala, nagkakaroon tayo ng mga problema sa mundo ito. Pinadala na si Jesus Christ, iniisa-isa niya ngayon na itatransform yan ang mga tao na yan. Until such time, na babalik na siya, kukunin na niya yung mga na-transform niya, na naniwala sa kanya, kukunin niya sa earth, gugunawin niya yung earth, pati heavens. Kasi ang heavens kasi mayroon 3 kinds of heavens Third heaven, mga iba't heavens. Ang heavens dito yung parang yung heavens and the earth, no? Siya yung ano, tapos gugunawin niya yan, tapos doon sa Revelations 21, bababa ngayon yung new earth at saka new heavens. Yun doon na tayong mabubuhay. So yun, ibabalik na tayo doon sa simple na kalagayan ni Adam. So ang problema natin is now yung parang na nature natin magkakasala. Tapos yung ginawa ng Holy Spirit sa atin na mababago tayo. Pero ang problema ngayon, hindi naman problema in the sense na talagang yun ang nature. Nandito pa tayo sa ating old nature. Wala na tayo sa ating old nature kung mababorn again tayo or ma-regenerated tayo. Pero nandito pa tayo sa body na makasalanan. Ang difference na isang Kristiyano sa isang sa hindi Kristiyano ay yung kanyang inner being ay nabago na. Meron na siyang, ang kanyang spirit ay nababago na. Nabubuhay na yung spirit niya kasi we have 3 components. The body, the soul, and the spirit. Dati patay yung spirit, only the body and the soul. Nakokontrol ng body with the flesh yung soul. Yun ang kalagayan ng isang natural na tao. Pero once na-regenerate siya, na-born again siya, nabubuhay na itong spirit. Ngayon, itong body, namamatay na yan, napako na yan kay Cruz, pero napako na yan sa Cruz, pero mayroon pa yung influence of the flesh. Kaya ang difference nun, sa isang Kristiyano at sa hindi Kristiyano, yung spirit ng hindi Kristiyano, hindi buhay. Yung body, yung flesh ng hindi Kristiyano, ini-influence yan yung soul. Pero pag na-born again ka o na-regenerate ka, yung spirit mo ay nabuhay na at nakikipag-communicate na yan sa banal na Espiritu Santo. At in fact, ang banal na Espiritu Santo ang naghari na sa atin, pumasok na sa atin. At the same time, yung ating body na nature ay nawala na yung nature na, pero may influence pa rin yung flesh. Yun ang plano ng God na dapat magiging ganun tayo. Kaya matagal na proseso yan sa buong mundo. And eventually, he will come. Kung hindi talaga mababago ang mga tao, kunin niya yan. Hagis na nila sa impyerno. At yung mga Kristiyano or naniniwala kay Jesus Christ, kukunin muna niya, gugunawin niya yung mundo, babalik niya. Ngayon, sabi niya dito, therefore, beloved, verse 14, looking forward to these things. Oh? Anong looking forward to these things? Ang looking forward natin to these things ay yung new heavens and new earth ng ating kalagayan, katulad na ng bagong creation na si Adam at saka si Eve, na walas lang kasalanan. Oh? Yun ang gusto nating mapuntahan. Therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent to be found by Him in peace, without spot and blameless, and consider that long-suffering of our Lord is salvation. Mabigat itong, ano na to, sabi na, therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent to be found by Him in peace. Bakit sabi, be diligent to be found in Him in peace? Are we now in peace with God? If you are not in peace of God, your conscience is still parang ginugulo pa yan ang mga kasalanan mo. Kasi sa Hebrews 9.14, ang sabi dito sa Hebrews 9.14, kung naniniwala ka kay Jesus Christ at sa kanyang 14 verse 9, sabi ko ba 9.14, kung naniniwala ka kay Jesus Christ, siyempre naniniwala ka na ang kanyang dugo, ay yun ang naghuhugas sa atin. No? Sabi niya dito sa 9.14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. So, ang isang pinaka-efektibong nagagawa ng blood of God ay lininis na yung ating konsensya.
na tayo ay dating nagkakasala sa Panginoon, dati tayo ay kalaban ng Panginoon, ang wrath ng God ay nasa atin, at lahat ng ating makasalanan ay nakukonsyensya tayo, inuusig tayo ng konsyensya. Pero, kung ikaw ay nandun na Him in peace, no? Meron na kayong kaugnayan kay Jesus Christ. At meron na kayong kaugnayan kay Jesus, kay God. Wala ka ng takot kay God. Although meron kang fear na kay God, pero not fear na takot ka na paparusahan ka. Fear na parang awesome na susunod ka sa kanya. Yun ang fear doon. The fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Ngayon, sabi na without spot and blameless. Mayroon ng tao dito na without spot and blameless in our sight. Of course, sa ating pananaw, walang taong nag-exist na ganito. Without spot and blameless. Lahat tayo ay makasalanan. Pero, if you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you acknowledge that you're a sinner, magsisi ka sa kasalanan mo, ang lahat ng mga kasalanan mo ay in-erase na yan ng God. Hinugasan ka na ng dugo. In the records of the judiciary, heaven judicial system, you are now declared righteous, nor now just sanctified. All your sins, record of your sin, ay inalis na yan. Your sin death is was paid in full if you believe on the Lord Jesus Christ. Yun na yun, nawala na yung conscience mo na galit ang God sa'yo. But you're not yet declared righteous until the righteousness of Jesus Christ will be imputed or given to you. Kaya dalawa yan eh. Dapat meron kang by Him in peace, wala ka na yung konsyensya, wala na yung konsyensya mo na ito ay makasalanan. Pangalawa, dapat ma-realize mo na without spot and blameless ka sa paningin ng God. Kasi ang tingin ng God sa iyo, you are righteous in the sight of God. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:21, for He made Jesus Christ, for God made Jesus Christ who knew no sin to be sin for us, so that we might become the righteousness of God in Him. That is the great exchange. Kaya nga sabi dito, meron ka na akong kapayapaan kasi alam kong binayaran na ni Jesus Christ. That time believe in Jesus Christ, all my sin was nilagay na sa balikat ni Jesus Christ at siya na ang ng kasalanan na yan. Siya na ang naparusahan sa aking kasalanan. At the same time, yung kanyang righteousness ay binigay sa akin. Kaya nga sabi na, be diligent to be found by Him in peace without spot and blameless, and considered that the long suffering of our Lord is salvation. Kasi si Jesus Christ ang nag long suffering talaga yun eh, salvation. Ngayon, ito yung parang sinabi ni Peter, hindi lamang ako nagsusulat sa inyo dito. Sabi na, as also our beloved brother Paul, inacknowledge niya si Paul, according to the wisdom given to him was written to you. As also in all his epistles, sabi niya, yung mga sinulat ni Paul ay mga scriptures yan. Hindi lamang ako nagsasalita nito sa inyo, but babasahin niyo ang mga sulat ni Paul. Sabi niya, as also in all epistles of Paul. Si Paul ay mayroon silang 13 epistles. Si Peter ay dalawa lang. No? Sabi niya, speaking in them of these things in which are some are things hard to understand. Nakknowledge ni Peter kasi si Peter ay ano naman siya. Parang mangingisda o fisherman naman siya. Pero nakasulat siya ng dalawang sulat na na-include dito sa Bible. But Paul, pinrepare talaga yan si Paul. He's a Pharisee of the Pharisees. Ang kanyang training talaga ay Pharisee. Alam niya yung mga batas. Sinulat niya. Pero sabi niya, which are some things are hard to understand, which unstay and toss, no? Yung mga hindi naturuan at unstable people twist to their own destruction, as they also the rest of the scriptures. So inacknowledge ni Peter ng mga sinulat ni Pablo ay scriptures. So finish na yan, that the teaching of the scriptures yan. So hindi lamang si Peter nagtuturo na talagang kailangan mo mag-consider talaga. You have to reevaluate. You therefore, beloved, since you know this beforehand, they were lest you also fall from your own steadfastness, being laid away with the arrow of the wicked, but grow in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. To Him be the glory, but now and forever. Amen. Sabi niya daw, ikaw na alam mo na, no? Alam mo na beforehand, mag-ingat ka na
ma-fall ka doon sa steadfastness na yan, na mag-lead ka sa mga error. Kasi alam ni Peter na sa last days, maraming mga worldviews na dadating. Although ang ano dito ay, hindi ka mawawala ng iyong kaligtasan kasi secure na yan, no? Sa Panginoon, binayaran na yung distress. Pero yung joy of your salvation will be lost. Kasi mapapunta ka sa iba't ibang katuruan na mawawala yung joy of salvation. Yung joy of salvation. Ngayon, bilang pagtatapos po, alam po natin ang ating topic is the reminder, the reason, and the re-evaluation. Mga kapatid, there is a reminder for us all. Ikaw nakakarinig nito ay mayroong reminder sa iyo na dadating talaga si Jesus Christ. Ngayon, if you will not believe this, do not blame others. Makita-kita tayo doon. I hope na kita tayo doon sa heaven. But kung hindi tayo makita doon, no? At bakit ko po nasabing secure na? Not because I'm righteous. I'm secure because of the work and of the Lord Jesus Christ. I'm not depending my salvation or my security of salvation to my work. Baka sabihin nyo, mayabang naman ito, sigurado, sigurado ang kaligtasan ito. Hindi po ako ang nagagawa niyan. Kaya, for I'm persuaded, for I believe it and I'm persuaded that He is able to keep which I committed unto Him against that day. I committed my salvation to Jesus Christ and I believe and I'm persuaded that He is able to keep which I have committed my salvation to Him in the day of judgment. Hindi ako ang nagliligtas sa aking sarili, kaya nasasabi kong secure ang aking kaligtasan because of the work of Jesus Christ. And I say that because I have faith in the Lord Jesus Christ na talaga siya talaga ang God na nagkataon tao at nag-perform ng aking kaligtasan. Kaya sabi ko sa inyo, when you hear this one, do not blame others kasi yan ang binigay nga sa iyo na salvation. No? Reminder ito. Reminder ni Paul. Sabi ni Paul, reminder ni Peter, hindi lang ako Peter, but hindi lamang ako si Peter nag-remind sa inyo na may second coming talaga. Pati si Paul, pati ang mga apostles na iba nag-remind sa inyo. Pangalawa, the reason why Jesus Christ is not yet coming, He is long-suffering. Pag sinalaman natin yan, ano ang ating reaction? Dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. Hindi yung pilosopo tayo na, oh, hindi pa dumadating ang Panginoon yung hindi totoo. Hindi yan ang ating dapat bilang isang Kristiyano, bilang na-illuminate ng banal na salita ng Diyos. Hindi ating reaksyon na para magdududa tayo, bakit hindi pa dumadating si Jesus Christ? Ang tagal-tagal na, naghihirap na ako sa mundong ito, hindi pa dumadating si Jesus Christ. Kasi, gusto pa niya maligtas. Gusto niya maligtas ang iyong mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, classmate, etc. Kaya nga, dapat ang ating reaction dito, ang ating we should be thankful to God na hindi pa siya dumating at magsisi pa yung iba. Dapat yun ang ating pananaw doon. Pangatlo, there is a chance to reevaluate ourselves. Kung mayroon ka mang ibang worldviews, I hope na mabago yan sa pamagitan ng mga information na ibinigay na sa atin dito sa pamagitan ng diretsong pagbabasa ng Biblia at sa pamagitan ng ating diretso rin pagbabasa ng Biblia. Kaya if you have the chance to read the Bible, the writings of the apostle, the writings of the prophets, sabi nga ni po, tingnan nyo rin yung mga sulat ni Pablo, sabi nga doon, which some things hard to understand, although mahirap yan without the illumination of the Holy Spirit, mahirap yan. Sinabi naman ni Peter dito na, maski ako nahirapan, which untough and unstable people twist to their own destruction. Kasi nga, minsan, ang ano natin, imbis na papunta kay Jesus, tinitwist natin yan, papunta sa destruction. So ang ano dito natin ay, we have the reminder. Salamat sa Panginoon na ni-remind tayo na mayroong second coming at He will be the judge and the king. At mayroong reason kung bakit siya hindi pa siya bumalik. Salamat sa Panginoon na hindi pa siya bumalik, na marami pang maliligtas at marami pa tayong mababahagian ng Diyos. Pangatlo, there is a chance to re-evaluate. Manilaw naman ang scripture na to, na hindi naman to nagka problema scripture. Malinaw ito na there will be a second coming and Jesus Christ will be the judge and the king. And dapat tayo po ay magkaroon ng peace with the Lord and without spot and blameless. We can only do that
if we believe on the Lord Jesus Christ. Again, I will say the gospel is like this. We people are all sinners. Lahat tayo magkasala. At ang standard ng Panginoon is very holy. God is very holy. Kados, kados, kados. Holy ng sana yan. He will not allow any man with a sin na makapasok sa kanyang kaharian. And we cannot do it because our nature is sinner. We are all sinners. We always made mistakes. At the same time, meron na tayong mga spot natin. Ang only namang papayagan ng God sa kanyang kaharian, sa kanyang pagbabalik, at ibibigay niya ang kanyang heavens and earth, new heavens and earth, ay those who are perfect, has perfect righteousness, and no sin. Paano mangyayari yan? Hindi natin magagawa yan sa ating sariling kakayahan. Magagawa yan ni Jesus Christ. Kasi nga, si Jesus Christ, if we believe on the Lord Jesus Christ, according to the 2 Corinthians 5:21, si Jesus Christ na walang kasalanan ay binilang na makasalanan dahil ang mga kasalanan ng mga nananampalataya sa Kanya ay kinayang binayaran. At ngayon, tayo naman ay binilang na matuwid. Not because of our works, not because we engage, we also add our salvation to us, because of the perfect righteousness of God na sa atin. And we can only do that if we have faith in the Lord Jesus Christ and ask the Holy Spirit to really illuminate us and really give us the understanding that we are sinners. Kailangan natin magsisi sa kasalanan at lumayo doon sa mga kasalanan na ating ginagawa. Kasi yan ang nagbibigay ng parusa kay Jesus Christ. Lumayo tayo sa mga kasalanan at i-accept natin yung righteousness ni Jesus Christ. Kaya maraming na nalilito doon, do you accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Kailangan mo i-accept si Jesus Christ as Lord and Savior kasi kailangan mo yung righteousness niya na mapapunta sa iyo. If you will not accept Him as a Lord and Savior, hindi ka maliligtas kasi sabi ni Jesus Christ, He is the only way. So ang pinaka-bottom line pa rin ng mga partners, mga kaibigan, is the Lord, is believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Ang believe ay talagang believe, yung kapit talaga, trust in the Lord Jesus Christ, that He is our Savior and Lord, and we have to follow Him. Yan po mga kapatid, mga kaibigan. Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and our household. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming nagpapasalamat sa pagkakataon na nakabasa kami ng sulat ni Peter na nire-remind kami na babalik si Jesus Christ. The reminder, the reason na hindi pa siya bumalik at mayroon kaming chance na to re-evaluate, talaga maniniwala na si Jesus Christ lamang aming kaligtasan di sa pamamagitan ng aming mabuting gawa, although kami ay nire-require na gumawa ng mabuti, ngunit ang aming kaligtasan na hindi sa aming mabubuting gawa or adding good works to the finished work of Jesus Christ, kasi sinabi ni Jesus Christ, it is finished and all we have to do is believe on the Lord Jesus Christ and we'll be saved. Salamat muli Lord at dalangin namin to Lord in Jesus' name. Amen. God bless po mga kapatid, mga partners.